tong 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 paki tong kitong ali mangu. Magandang araw mga bata. Ako si Ginoong Ferdinand Lopo Silagan mula sa Nabunturan Central Elementary School SPED Center, Nabunturan West District. Ang iyong magiging guro sa Music 5. Ang layunin natin sa araw na ito ay ang mga sumusunod. Una, nakikilala ang kahulugan ng rhythmic pattern gamit ang iba't ibang note at rest sa time signature na 2 quarter, 3 quarter, at 4 quarter. Pangalawa, nakabubuo ng mga rhythmic pattern gamit ang iba't ibang note at rest sa time signature na 2 quarter, 3 quarter, at 4 quarter. At ang pangatlo, mapapahalagahan ang mga rhythmic pattern gamit ang iba't ibang note at rest sa time signature na 2 quarter, 3 quarter, at 4 quarter. Ngayon naman ay pakinggan natin ang mga sumusunod na awit at ibigay ang rhythmic pattern nito. Una ay ang tong-tong pakitong-kitong. Pangalawa, we wish you a Merry Christmas. At ang pangatlo ay Happy Birthday Song. Okay, handa na ba kayo? Okay, sabay natin awitin ang una, tong-tong pakitong-kitong. Tong 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 paki tong kitong alimango sa dagat, malaki at masarap, mahirap bulihin sapagkat nangangagat. Okay, ang pangalawa ay we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. At ang pangatlo ay ang Happy Birthday Song. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ilang bilang ang bawat sukat ng tong tong tong? Okay, very good. So mayroon siyang dalawang bilang ang bawat sukat. Isa at dalawa ang bilang nito. Ano naman ang bilang ng we wish you a Merry Christmas? Tama! So ang we wish you a Merry Christmas ay mayroon ding dalawang bilang ang bawat sukat. Isa at dalawa. At ang happy birthday song ay mayroon ding dalawang bilang ang bawat sukat. So silang tatlo ay magkapareho ang bilang sa bawat sukat nito. Okay, naintindihan mga bata? Ngayon naman, ano ang rhythmic pattern ng tong-tong-tong, we wish you a Merry Christmas at Happy Birthday Song? Okay, very good! So, ang kanyang rhythmic pattern ay nasa 2 quarter. So, mayroong dalawang beat sa bawat sukat ng awit. Kinakuha ninyo mga bata? Ngayon naman ay ating balikan ang nakaraang aralin. Kilalanin ang iba't ibang note at rest na nasa ibaba. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Una, ano ang tamang sagot? Tama, yan ay whole note. Pangalawa, ano ang tamang sagot? Tama, yan ay half note.
Pangatlo, ibigay ang tamang sagot. Tama, yan ay half rest. Pang-apat, ano ang tamang sagot? Tama, yan ay quarter rest. Pang-lima, ano ang tamang sagot? Tama, yan ay quarter note. Pang-anim, ano ang tamang sagot? Tama, yan ay eighth note. Pang-pito, ano ang tamang sagot? Tama, yan ay whole rest. Pang-walo, ibigay ang tamang sagot. Tama, yan ay eighth rest. Sa ngayon naman, isulat ang beat ng bawat note at rest na sa loob ng kahon. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Una, whole note. Ilan ang beat? Tama, 4 beats. Pangalawa, half note. Ilan ang beat? Tama, 2 beats. Pangatlo, quarter note. Ilan ang beat? Tama, 1 beat. Pang-apat, 8 note. Ilan ang beat? Tama, mayroon siyang half beat. Pang-lima, whole rest. Ilan ang beat? Tama, 4 beats. Pang-anim, half rest. Ilan ang beat? Tama, 2 beats. Pampito, quarter rest. Ilan ang beat? Tama, 1 beat. Pang-walo, 8 rest. Ilan ang beat? Tama, half beat. Okay, nakuha ba ninyo mga bata? Mayroon bang nakakuha ng perfect score? Okay, very good. Okay, tuklasin natin ito. Awitin lang Bahay Kubo pagkatapos sagutin ang mga tanong na nasa ibaba nito sa sagutang papel. Okay, sabay-sabay nating awitin ang Bahay Kubo. Bahay Kubo, kahit munti ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani. Ano ang rhythmic pattern ng Bahay Kubo? Tama! Ang rhythmic pattern ng Bahay Kubo ay 3/4. Magbigay ng isang awitin na may parehong rhythmic pattern ng Bahay Kubo. Tama! Ang Atin Kupong Singsing. Ang Atin Kupong Singsing at Bahay Kubo ay magkapareho ang kanilang rhythmic pattern. Kesa ngayon, awitin natin ang Baba Black Sheep. At isulat sa sagutang papel ang iyong mga sagot sa mga tanong na nasa ibaba. Baba Black Sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full.
Ano ang rhythmic pattern ng Baba Black Sheep? Tama! Ang rhythmic pattern ng Baba Black Sheep ay 4/4. Magbigay ng isang awitin na may parehong rhythmic pattern nito. Tama! Si Philemon. So si Philemon ay awit na mayroong rhythmic pattern na 4/4. Magkapareho ba ang rhythmic pattern ng Bahay Kubo at Baba Black Sheep? Tama! Sila ay magkaiba ng rhythmic pattern dahil ang Bahay Kubo ay nasa 3/4, samantala ang Baba Black Sheep ay nasa 4/4. Ano ang pagkakaiba sa dalawa? Tama, magkaiba ang kanilang rhythmic pattern. Ano naman ang ibig sabihin ng rhythmic pattern? Tama, ang rhythmic pattern ang siyang sinusunod ng mga manunugtog at mang-aawit para maawit at matugtog ng tama ang isang awit. Okay, kunin ang inyong mga papel at pangkatin ang mga note at rest upang makabuo ng ritmo. Lagyan ng bar line ang bawat pangkat ng mga note. Tandaan ninyo, bilangin muna ang mga beat ng bawat note. At saka, paghati-hatiin ninyo kung ito ay pwede ba sa dalawa, tatlo, at apat. Okay, simulan na ang paglagay ng bar line. The Radyo Z-Skwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Ms. Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Tapos na, mga bata. Okay, ano ang rhythmic pattern ng mga note na naisulat sa kahon? Very good! Ang kanyang rhythmic pattern ay 2/4 dahil lahat ng beat na nasa mga note ay 10. So, paghati-hatiin natin yan sa tatlo, hindi pwede. Pag-apat, hindi rin pwede. Kaya dalawa lang ang pwede. So, ang kanyang rhythmic pattern o time signature ay nasa 2/4. Naintindihan ba mga bata? Okay, very good. Sa ngayon, iparinig ko sa inyo ang awit na mayroong time signature na 2/4. Ang pamagat nito ay tulog na. So, ang 2/4 ay karamihan itong ginagamit sa mga marching song. Pero dito, pang patulog ng isang bata. Iparinig ko sa inyo ang tunog ng awit na tulog na. So ito ang kanyang tono. Thank you.
Awitin ko ang tulog na. At sabayan ko ang pag-beat nito. Dam, dam, tahan na bunso. Dam, dam, tahan na bunso. Tulog na, o aking bunso. Tulog na, dito na si nanay. Ano ang time signature ng awit na tulog na? Tama, ang awit na tulog na ay nasa 2/4. At naawit ko ba ng tama ang awit na tulog na? Very good! Ito ay naawit ng tama dahil mayroong pyesa ng awit. Kung mayroong pyesa ng awit na sinusunod ng mga manunugtog at mang-aawit, talagang naaawit mo ng tama ang isang awit. Sa ngayon, iba na namang awit ang ipaparinig ko sa inyo. Ang pamagat ay Music Alone Shall Live. Ano ang kanyang time signature? Ang kanyang time signature ay 3/4. So anong kahulugan ng 3 sa itaas ng staff? So ang kahulugan ng 3 ay mayroong 3 beat sa bawat measure ng awit. At ang 4 sa baba, ano naman ang kahulugan ng 4 sa baba? Note na tatanggap ng isang beat. At dahil mayroong 4, ang kahulugan ay quarter note ang siyang tatanggap ng isang beat. Kaya ang pagbasa ng time signature ay 3/4. Naintindihan ba mga bata? Very good. So sa ngayon, aawitin ko ang Music Alone Shall Live. All things shall perish from under the sky. Music alone shall live. Music alone shall live. Music alone shall live. Never shall die. So ano ang time signature ng awit na Music Alone Shall Live? Tama! Ang kanyang time signature ay nasa 3/4. Ang 3/4 ay karaniwang ginagamit sa valse o waltz. Kaya para tayong dinuduyan sa mga awit na ito. Sa ngayon, atin namang pag-aralan ang awit na mayroon siyang time signature na 4/4. Pero karamihan sa mga awit na ating naririnig sa radyo, sa TV, ay mga 4/4 ang kanilang time signature. Pero sa ngayon, pampaaralang awit ang ating pagsanayan. Ang pamagat ay Baba Black Sheep. Sino ba sa inyo ang nakakaalam sa awit na Baba Black Sheep? Very good! Halos kayong lahat ay marunong ng kumanta ng Baba Black Sheep. Sabay-sabay nating awitin ang awit na Baba Black Sheep. Baba Black Sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. One for my master, one for the dame, one for the little boy who lives down the lane. Baba Black Sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. Sabay-sabay nating aawitin ang Baba Black Sheep habang tayo ay
nagbibit o kumukumpas. Baba, Baba Black Sheep, have you any wool? Yes, sir, 3 bags full. One for the master, one for the dame, one for the little boy who lives down the lane. Baba Black Sheep, have you any wool? Yes, sir, 3 bags full. The Radyo Z-Skwela program of the Division of Davao de Oro is being brought to you by Nueda Builders Construction and Supply Incorporated, Maverick Builders Incorporated, Mitch Construction and Supply, Archicons Architectural Construction and Supply, DB Construction and Supply, Hanaway Builders Corporation, Phoenix Corvada Tagum Gasoline Station, Master Construction and Supplies, Mackenzie Builders, GP&H Construction Incorporated, Metro Gear Construction Corporation, NEN Builders and Development Services Corporation, Max Mays Enterprises Incorporated, We Inc. Construction Company, Rangay Construction and Supply, East Sussex Enterprise, WM Construction, Councilor Boogie and Ms. Marjorie Vertodazo, Icon Builders and Supply, and Apex Mining Company Incorporated. Gawain 1, buuhin ang rhythmic pattern sa pamamagitan ng pagdagdag ng note o rest ayon sa time signature. Gawain 2, lagyan ng akmang note ang bawat patlang upang mabuo ang rhythmic pattern. Gawain 3, isulat sa patlang ang note o rest upang mabuo ang sukat sa time signature na 4 quarter. Gawain 4, mahalaga ba ang rhythmic pattern? Bakit? Ngayon naman ay pupunta tayo sa isa-isip. Punan ang mga puwang ng tamang sagot sa bawat pangungusap. Ang rhythmic pattern ay binubuo ng mga at na pinagsamasama ayon sa bilang ng sa isang sukat. Ang rhythmic pattern ay maaring nasa time signature na at tapos na ba kayo mga bata? Ngayon naman, gawin natin ang isagawa. Paano mo napapahalagahan ang mga rhythmic pattern gamit ang iba't ibang note at rest sa time signature na 2-quarter, 3-quarter, 4-quarter. Isulat sa papel ang sagot. Tapos na ba kayo mga bata? Ngayon, satayahin naman tayo. Bumuo ng rhythmic pattern sa 2-quarter, 3-quarter, 4-quarter time signature sa 4 na measure. Umili ng isang saknong sa awiting alam mo at bumuo ng isang rhythmic pattern na may time signature na 2-quarter, 3-quarter at 4-quarter mula sa nasabing awitin. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Hangad ko na may natutunan kayo sa araw na ito. Muli, ako po si Ginoong Ferdinand Lopez Silagan mula sa Nabunturan Central Elementary School SPED Center, Nabunturan West District. Bye-bye! Radyo Z-Skwela Executive Committee, the School's Division Superintendent, Yofemia T. Gamutin Sesu 5, Assistant School's Division Superintendent, Dr. Romel R. Handayan, OIC Curriculum Implementation Division Chief, Karina S. Frasco, School Governance and Operations Division Chief, Dr. Ruben J. Riponte. Members, Cecinia Morales, Dr. Hilda A. Opeña, Dr. Arlene B. Lim, Dr. Eldecris B. Calzadora,
Dr. Dexter A. Siquinia, Nohara O. Pinute, Noemi P. Canales, Dr. Grace D. Pontillas, Virgilito C. Pabrises, Juanito Lapiseros, Engineer Norberto S. Manlangi, Jomar M. Dumupoy, Bob Dalan S. Milabat, Medard T. Ampit, and Paz Eugenia Villusino. Technical Working Committee, Productions and Communications, Lorely E. Quijano, Given G. Hinampas, Judy Lan D. Yu, Donna D. T. Bolifer, Mary Rose N. Resma, Riwen Manuel, Irene Lea C. Manguhon, and Bessie Aya N. Banyans. Social Media and Packaging Team, Christian Anhara L. Martesho, William R. Ranara, Joan T. Iscoton, Roberto S. Acusar Jr., May B. Estanyol, Richard H. Arellano, Glee L. S. Blanco, Ralph A. Tabanyag, Angelo Gutierrez Jr., and Jade Karen Arais.